Magandang buhay po sa inyong lahat, Kuya E. Itago niyo po ako sa pangalang Manoy. 5'6 lang ang height ko, Kuya E. Moreno at 47 years old na po ako ngayon. At isa po akong bisexual. Lagi po akong nakikinig ng channel niyo na first time kong madiskubre last year pa, Kuya E. Nagbabrowse ako ng mga content sa YouTube nang aksidente akong mapunta sa channel mo. Simula noon, Kuya E, ay lagi ko na kayong inaabangan. Kahit na nawala kayo, hinanap ko pa rin ang channel nyo. Madalas akong makarelate sa mga kwentong ipinapadala sa inyo na minsan ay napapaiyak din sa mga storyang naririnig ko. At sabi ko isang araw, ako naman ang magbabahagi ng aking kwento. At eto po ako ngayon, nagkaroon ng time. Pero pasensya na po kung hindi po ako masyadong maganda magkwento tulad po nung huli kong napakinggan sa inyo, yung kwento ni Phoenix na naiyak po ako. Kuya E, hindi ako masyadong open sa kung ano ako. Pero bata pa lang ako, alam ko na may iba sa akin tulad ng mga naririnig ko po sa mga kwento sa inyo. At pakiramdam ko sa sarili ko, straight ako sa harap ng tao, sa harap ng mga kaibigan ko. Pero kahit anong pagpapaka-straight ko, Kuya E, kapag nalasing ay dumarating ang pagkakataon na hindi ko yun mapipigilan. Dahil may tropa ako, Kuya E, na nakasama ko sa tulugan isang gabi. Hinipuan ko ito sa pagkakataong lasing siya. Pero ang ending, nasapak niya ako, Kuya E, at dumugo ang mukha ko. Nagsosorry ako pero hindi niya tinanggap, Kuya E, at dinuraan pa niya ako sa mukha. Alam ko, mali ang ginawa ko pero minsan talaga sa ganitong pagkatao ay susubukin ka. Kinakabahan ako noon, Kuya E, dahil baka sabihin niya sa mga kaibigan namin ang ginawa ko. Pero paglipas ng araw ay parang wala naman siyang nasabi. Pero kapansin-pansin na isang beses magkakasama ang tropa, napansin ng iba naming kasamahan na hindi ako pinapansin ng aming kaibigan. Itago natin siya sa pangalang Leo, Kuya E. Nang tanungin siya ay wala naman siyang sinabi na lalong ipinagtaka ng tropa. Hanggang sa magkaroon kami ng chance na mag-usap. This time, hindi na mainit ang ulo niya. Sabi ko, patawad sa ginawa ko, hindi ko sinasadya. Pero sinabi niya sa akin na siya daw ang dapat na humingi ng tawad dahil nabigla lang daw siya sa pangyayari. Bilang paghingi ng tawad, sinabi niya sa akin na mag-inom daw kami sa bahay nila na walang tao. Kami lang dalawa, Kuya E, ang naroon at wala ang mga kapatid niya. Niyaya niya ako sa kwarto at doon, nagulat ako nang bigla niya akong sunggaban ng halik, Kuya E. Pipigilan ko siya dapat pero nadala na ako. Kahit na nagtataka ako sa ginawa niya. Hanggang sa nung gabing yon ay nangyari ang lahat sa amin, Kuya E. Hindi ko akalain na ganun kabilis sa mga pangyayari. Sabi ko, bakit? Bakit kita nasapak? Yun ba nasa isip mo? Sagot niya. Sabi ko, oo. Tapos ganito. Sumagot siya at nagpaliwanag. Alam ko, nabigla lang ako sa nangyari at aaminin ko, hindi ko matanggap sa sarili ko na may naramdaman din ako sa'yo. Kaya yun ang naging reaksyon ko pero mahirap palang pigilan at alam ko na kahit anong pigil ko sa naramdaman ko ay lalabas at lalabas din yun. Muni, hinalikan ako sa aking labi. Mainit na halik yun, Kuya E. Nakatulog kaming dalawa ni Leo na magkayakap.
kumot lang ang nasa aming katawan, Kuya E. At iyon na ang simula ng aming love story, Kuya E. Hindi namin inamin pero hindi rin namin tinago ang aming nararamdaman sa isa't isa. Kahit kasama ang tropa ay sweet kami na inakala nilang trip lang namin. Ramdam ko na mahal niya ako. Pero may isa akong napansin sa kanya, Kuya E, na hindi ko napansin sa kanya noong magkaibigan pa lang kami. May mga time kasi na sobrang bait niya at sobrang sweet sa akin. Minsan naman, masyado siyang masungit at medyo badass ba kapag nasa kama kami. Minsan, nabibigla na lang ako sa kung anong trip niya sa akin. Akala ko dati ay nagtitrip lang siya or normal lang yun. Nagkaroon kasi kami ng tawagan. Babe ang tawag niya sa akin, Kuya E, kaya yun na rin ang tawag ko sa kanya. Pagpasok ko ng pinto nila, nagsalita na agad ako na, "Babe, dito na ako." Bigla siyang sumagot at sabi niya ay wala dito si Babe. Sabi ko, "Anong trip mo?" Wika ako sa kanya. Sabay sinabi niya sa akin na siya raw si Happy. Sabi ko, "Sinong Happy?" Nang makatulog naman siya at magising, sweet na ulit siya at tinawag akong Babe muli. Sa totoo lang, nakripihan ako that time, Kuya E. Pero kinausap ko siya ng masinsinan nung good vibe siya. Tinanong ko siya kung anong alam niya at anong masasabi dun sa sinabi niyang siya si Happy at hindi siya ang Babe ko. Na baka pwede siyang magpatingin at sasamahan ko sa isang psychiatrist. Pumayag naman siya at sinabing mag-set kami ng araw na pupunta na kami doon sa psychiatrist. Pero pagdating ng araw na yon, sinabi niya na hindi raw siya sasama dahil wala raw siyang sakit. Ilang beses kaming nag-reset para siya masuri ng isang psychiatrist pero nauudlot kapag nagpapalit siya ng kanyang mood o katauhan. Hanggang sa nangyari na nga na makapagpa-test siya. And nalaman namin na mayroon siyang multiple personality disorder, Kuya E. Minsan parang bigla niya akong hindi nakikilala kapag nagsiswitch siya kay Happy, Kuya E. Pero namamanage ko pa rin naman. We managed to talk about it naman, Kuya E, kung bakit siya nagkaganon. Dahil sabi ng psychiatrist, baka raw may hindi magandang karanasan na nagtitrigger sa kung ano yung pagkatao niya. Hanggang doon ko napag-alaman, Kuya E, na biktima siya ng child abuse sa kanyang pagkabata. Yung tito niya ang may kagagawan ng lahat. Natakot ako noon pero isa lang ang sigurado ako. Hindi ko iiwan si Leo. Hindi siya pwedeng ma-stress, Kuya E, dahil minsang nagtalo kami ay may pinanganak na isa pang karakter hanggang sa naging apat na ang kaniyang pagkatao. One time, Kuya E, muli nag-usap kami ng masinsinan. Tinanong niya ako, "Bakit mo ko mahal?" Sinabi ko sa kanya na mahirap ipaliwanag yun pero ramdam ko sa puso ko na mahal kita, Leo. Kahit ganito ako, sabi niya, "Lahat sa'yo tanggap ko." Sinabi niya sa akin na salamat. Kasi ikaw lang ang taong hindi natakot sa akin sa kung ano ako. Alam mo ano ang kinakatakot ko? Na sa bawat pagpapalit ng katauhan ko, hindi kita maalala. Hindi ko maalala ang mahal kita o nandyan ka. Ano ka ba? Huwag mong isipin yun. Sabi ko sa kanya, with proper medication, makaka-recover ka basta sundin mo lang ang sinabi ng doktor, ha? Dahil na rin sa lagi kong pagpapaalala ay naging successful din ang mga sessions niya hanggang sa napapansin kong bibihira na mag-switch ang karakter niya. Hindi siya nagtitrigger dahil pinaparamdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal.
Mahirap lang sa umpisa pero kinaya ko naman Kuya E at tinanggap ko ang lahat sa kanya. Akala ko Kuya E ay dire-diretso na yung okay siya dahil sa pag-inom niya ng gamot at sessions, pero may isang pangyayari na hindi ko malilimutan Kuya E nang magkaroon siya ng killer instinct. Dumating ako sa bahay nila at hinahanap ko siya. Naroon siya Kuya E sa kitchen nang magulat ako na may hawak siyang kutsilyo at papatayin daw niya ako. Kuya E, napatakbo ko sa kwarto sa takot ko at nilaki yun habang kinakatok niya. Tinutulak niya Kuya E ang pinto at napaiyak na lang ako. At the same time, naaawa ako sa kanya. Halo-halo na, sobra din ang kabog ng dibdib ko. Hanggang sa maisip ko na lumayo muna at tumalon sa bintana Kuya E. Alam ko hindi ko dapat siya iwan ng ganun pero natakot din ako sa maaari niyang gawin sa akin. Nagpalipas ako ng araw hanggang sa sumunod na araw ay nagpunta siya sa amin Kuya E at nangungumusta. Tinanong ko siya Kuya E kung hindi ba niya natandaan ang ginawa niya. At yun nga, hindi daw. Hindi ko alam kung sasabihin ko sa kanya pero nagpumilit siyang alamin ang nangyari na ikinagulat niya. Humingi siya Kuya E ng paumanhin sa akin at sinabi ko ay wag na niyang alalahanin dahil baka mag-trigger na naman. Hanggang dumating ang isang araw Kuya E, nagpaalam siya sa akin na kung maaari ay samahan ko siya sa isang pasilidad para sa mga katulad niya dahil natatakot daw siya sa mga pwede pa niyang magawa pa. Ayaw niyang may mangyari sa akin dahil mahal niya ako. Kahit masakit sa dibdib ko Kuya E na magkahiwalay kami, pumayag ako pero nakiusap siya sa akin na huwag ko siyang dadalawin. Sabi ko sa kanya ay anong pakiusap yun? Pero nang kinausap ako ng doktor Kuya E, sinabi niya na sundin ko daw ang gusto ng pasyente. Mahirap pala yung ganun. Yung palalayuin ka sa taong mahal mo pero kailangan mong gawin yun para sa ikabubuti ng lahat. Tiniis ko yun Kuya E sa pag-asang makaka-recover siya. Hanggang sa isang araw, isang balita sa mundo ko, Kuya E, ang gigimbal. Wala na siya. Nagtali siya ng pirapirasong kumot sa leeg Kuya E. Pero bago ang araw na yun, hiniling niya na makausap ako. At sinabi niya sa akin na dapat daw lagi akong masaya sa buhay dahil kamahal-mahal ako. Mga salitang hanggang ngayon, kapag naalala ko Kuya E ay hindi ko maiwasang mapaluha. Simula noon Kuya E ay hindi na ako pumasok sa anumang relasyon at pinilit kong kayanin ang sakit ng mga nangyari sa amin. Pero binaon ko ang mga masasayang alaala ng aming pagmamahalan. Hanggang dito na lang po. At sana po ay may napulot kayong aral sa aking kwento. Nagmamahal, Manoy. Isang mapanakit na kwento na naman, no? Manoy, unang-una maraming salamat sa tapang mo para ikwento ito, no? Ito yung pinakabihirang kwento talaga na maririnig dito sa Dear Kuya E, at nagpapasalamat ako sa iyo. Well, ang hirap ng ganung sakit, no, kasi talagang hindi mo alam kung yung character switching ba na nangyayari na sinasabi mo, 'di ba? May mga nakausap na rin ako tungkol diyan na sa ganyang sakit, at iyan ang pinakamahirap kasi kapag nag-switch siya, minsan nakakalimutan niya kung sino siya or parang nagkakaroon siya ng short amnesia ba kung tawagin, parang ganun. So natutuwa ako sa iyo dahil yung pagmamahal mo talagang tunay, 'di ba? Dahil syempre sa mga tao pag ganyan, pag nalaman na ganyan yung minamahal nila, may tendency na uy, ano nangyari sa'yo? Ay, baliw ka, iwanan kita, di ba? Pero ikaw, hindi. Tinanggap mo siya ng buong buo at umahanga ako sa'yo.
Ganun din kay Leo na sa kabila ng pagiging ganun niya, pinakita niya na mahal ka niya at ayaw niya may mangyaring masama sa iyo. So parang yung pagmamahal niyo ay naging talaga two-way talaga yung pagmamahal niyo, no? Pareho kayang nakakatanggap ng pagmamahal. At minsan may desisyon sa buhay para hindi mo masaktan yung minamahal mo, eh siya na yung sinasabihin natin na pinaubaya niya yung sarili niya. Pero in the end, sobrang lungkot pa rin ang nangyari. Yun lang. Ay, nako, Manoy. Medyo sobrang masakit talaga yun. Pero hanga ako sa'yo dahil tinatagan mo yung sarili mo. And hindi ka na rin nagmahal ng iba. So, siguro yun talaga yung gusto mo. So, wala naman tayong magagawa doon. Muli, maraming salamat, Manoy, sa isang napakabuluhang kwento. Ah. Napakabuluhang istorya mo dito na pinadala sa Dear Kuya E. Muli po, maraming salamat po sa patuloy po na sumusuporta dito po sa Dear Kuya E.